Okay, let's do number 5. Calculate the future worth of 4,000 the first year, increasing by 1,000 per year. The interest is 8% and n is 5. So, ibig sabihin ng n is yun yung number of years. So, tinatanong lang yung future worth. So, ano to? Actually, ano siya? Gradient. Kasi di ba ang sabi, nag-i-increase daw ng 1,000 per year. So, parang ganito yun. Bali, kunwari, ito yung first year. Second, third, fourth, and then fifth. So, bali, noong unang taon, 4,000. Noong pangalawang taon, naging 5,000 na. Noong pangatlong taon, 6,000 na. Diba? And so on. Okay? So, ang tanong sa atin, magkano lahat yan? Magkano lahat yan sa future? So again, as you can see, gradient ito. So ang diskarte kung halimbawa ang gradient yung approach mo, ibig sabihin yung approach mo is yung meron na sa time formula dyan eh. Ganito ang pwedeng approach niyan eh. So, di ba, ano to, pag hinati mo, annuity lang to, na tigpo 4K. Tama? Tapos ang nangyari lang kasi nag-i-increase ng 1K eh. Kaya ang magiging future worth yan, kung gagamitin mo yung formula, is yung formula ng annuity plus yung future worth ng gradient. Okay? Of course, yung future worth ng annuity is just A, 1 plus I raised to N minus 1 over I. Tapos yung formula ng gradient, no? So ito medyo mahaba yung formula ng gradient. So that is gradient over I times 1 plus I raised to N minus 1 over I minus N. Okay, where G is kung ano yung increase. Now, so in this case, yung A natin is 4,000, tapos yung G natin is 1,000. Yun yung ini-increase natin eh, no? So, tapos pag-addin mo yan, yun yung future worth, no? So, subukan natin kung ganyan yung gagawin natin. Kunyari, kumbaga, formula base, no? Kunyari, kabisado mo naman yung formula. O, di ito. 1.8, no? 0.8 raised to 5 minus 1 over 0.08. Ito yung annuity part. Plus yung gradient part, G, 1,000. Over I times minus 1. Tapos meron pa dito ang minus N. Ayan. Okay? So pag pinag-add, ayun yun, 34,299. Okay, yun ay sagot. Kung kabisado mo yung formula. Okay? Kung hindi mo naman kabisado, okay pa rin. Kaya pa rin yan isolve. So bali ang idea lang kasi, kailangan isa-isa, bali ito, madala natin dun. Di ba? So gagamit ka ng compound interest. Ito naman, kailangan madala mo rin dun. No? And so on. Okay? So kailangan lang madala natin yung mga words na yon or yung mga pera na yon doon sa future. So ibig sabihin ganito. So alternative solution. Okay, so yung total future worth is basically 4,000 times 1 plus I raised to N, no? So ilan yan? No? Ilang years yung pagitan nitong 1 tsaka 5, hindi ba 4? So dadali mo siya, 4 years. No? Okay, plus 5,000 naman, ito, no? Dadalhin mo dun sa 5th year, o di 1 plus 0.08 raised to 3. Diba? Kasi 3 years naman yung pagitan ng year 2 at ng year 5. And so on. Okay? Ngayon, kapag sinimplify natin yan, no? Pwede natin yan isimplify. Una, itong mga term na to, itong 4,000, 5,000, actually nakaano sila eh, no? Kung titignan mo to, naka arithmetic progression. Okay? So, ibig sabihin, pwede mong ma-model into 4,000 muna to.
plus ito naman ay 4,000 plus 1,000. 'Di ba? Okay? Mas, siguro para lang umikli. I-clean natin na. Gawin ko na itong ano? 1.08. Raised to 4. Ayan. Tapos plus, ito ay magiging 4,000 plus 1,000 times 1.08 raised to 3. Tapos dagdagan ko pa ng isa. Yung susunod dito, ano, di ba? Ang susunod dito, 6,000. Pero yun ay 4,000 plus dalawang 1,000. Di ba? Times 1.08 raised to 2 and so on. Okay? So hanggang saan nga pala itong and so on na to? Hanggang 8,000. Di ba? Hanggang 8,000 na 1 plus 0.08 raised to 0. Kasi wala nang ano eh. Kumbaga, wala nang ano dyan eh. Hindi mo na siya kailangan i-transfer kasi nasa fifth year na to. Okay? So, ganyan siya, no? So, ibig sabihin, itong mga terms na to, pwede natin i-model. No? Pwede natin i-simplify. So, dito, i-recall lang natin. No? Recall yung arithmetic progression na an is equal to a1 plus n minus 1 times the common difference. Dito ang lumalabas kasi yung common difference mo itong 1,000. Okay, so ibig sabihin, this can be rewritten as 4,000. Kumbaga gusto ko yung iyan, no? Halimbawa, gusto ko siyang i-generalize, no? So magiging 4,000 kasi ang goal ko ma-i-add to eh, no? 4,000 yung first term plus yung n is kung ilang taon, no? Kung pang ilang taon siya, tapos yung d natin 1,000. So ganyan. Ganyan siya, no? Tapos gusto ko na rin na etong 1.08 na naka-multiply, ma-model ko na rin in terms of n. Okay, so paano yun? Dito, yung n ko lumalabas dapat 1. Tama ba? Bakit dapat 1 yung n ko dun sa first na to? Kasi wala, 4,000 lang dapat ang lilitaw dito. E di ba para maging 4,000 lang, kailangan mag-0 to. E di ba para mag-0 to, kailangan 1 yung n. Okay, so ibig sabihin dito sa first term, 1 yung n. Tapos para lumitaw itong 4 na 4 na value, ibig sabihin, kailangan parang ganito, 5 minus n. Na para lumitaw yung 4 na exponent. Okay? So kung itetest natin yan sa second term, it will work. Tingnan nyo. Sa second term, yung n natin, 2. Tama ba? So kung 2 ito, magiging 2 minus 1 to, so matitira 1, so meron tayong maiaad na isang 1,000, which is tama. At i-test naman natin dito. Sa second term, ang n natin ay 2. So, 5 minus 2 should give us 3, which is tama rin. So, actually, ito na yung general natin na parang formula dun sa mga kada term dito. And all we have to do is to sum them up. Kasi i-add mo lang naman eh. O di i-add lang natin. Okay? So, mula saan? Mula sa n equals 1. Hanggang saan? Yun yung tanong. Eh, di ba, sabi ko nga, hanggang sa mag-zero, ito exponent na to. At the same time, 8,000 ito. So, kailan yun? So, dapat, para mag-zero to, kailangan hanggang n is equal to 5. Okay? Tapos po, you check din natin kung ito ay n is equal to 5, edi 5 minus 1 is 4, 4 times 1,000 is 4,000, 4,000 plus 4,000 is 8,000. Okay? So, tama. So, dapat hanggang n is equal to 5. And that would be the same as our answer before. Should be, no? Tingnan natin. From 1 to 5, 4,000 plus n minus 1 times 1,000 times 1.08 raised to 5 minus n. Ayan. So yung n natin x, ano? Okay, and that gives us the same answer, 34,299.
So our answer here is letter B. Okay, so you pick your poison, no? Kakabisaduhin mo ba to? Or wag na? Gamitan mo na lang ng summation. Tapos i-model mo na lang yung i-model mo na lang yung gradient. No? Thank you.